So, what's up sa inyo mga bro, no? So, for today's vlog, no, pag-uusapan natin ngayon dahil napapadalas yung sunod-sunod na malalakas na ulan. At ngayon, maraming lugar ang binaha sa Maynila at sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, hindi natin maiwasan na mapapadaan tayo sa mga baha. Papalusong tayo dahil nga may hinahabol tayong oras. Kung hindi naman ganon, eh talagang no choice tayo dahil wala tayong ibang dadaanan. So for today's vlog, ituturo ko sa inyo ang mga nalalaman ko, mga bagay na dapat gawin. Ito yung mga tips na pwede nyong gawin para maiwasan natin yung pagkasira o maiwasan natin na may masira sa motor natin. So, unang-una guys, unang-una sa lahat, kapag ka nakarating na kayo sa destinasyon na kung saan kayo pupunta, huwag na huwag nyo munang papatayin yung motor. Huwag nyo muna siyang ita-turn off, si-switch off o kung ano paman. Dahil, kailangan niyang umandar muna. Kasi, para matuyo ng maigi yung panggilid, no? Yung mga pulley, yung mga bola, yung mga laman ng CVT. So, sa pagpapaandar sa kanya, kahit naka-minor lang, no? Kahit nakaparada na yan, paandarin nyo lang, umiikot yung pulley niyan. So, guys, kapag kaka-uwi lang natin, at minadaanan tayong mga baha, at nilusong natin yung baha, no? Dapat pagka-uwi natin, hindi natin papatayin agad yung motor. Sa kadahilanan na para yung CVT niya, no, o yung panggilid matuyo. Matuyo ng husto para hindi siya mangalawang. So, yun nga. Pangalawa, kapag may time ka, limbawa, kinabukasan, hindi mo naman gagamitin yung motor, ang magandang gawin is i-change oil, no? So, importanteng palitan natin yung mga oil kasi may possibility, guys, na napasukan yun haluan ng tubig sa paglusong natin sa baha. Palitan nyo yung gear oil kasi pwede siyang mapasukan ng tubig. At kapag napasukan siya ng tubig, ay pwedeng mag-cause ito ng pagkasira ng ano natin, mga gearings natin. So, kapag nasira yung gearings, nagkakalawang yan, wala, papalitan mo lahat yan. Ang pinaka-worst case scenario, pati yung axle masira. So, yun ang pinaka-iniwasan natin kapag nababaha yung motor. So, sa ganong paraan, pagpapalit ng gear oil, makikita rin natin kung napasukan nga ba siya ng tubig sa pamamagitan ng pag-check doon sa mismong oil. Kapag ka namuti o nagkulay gatas, ang ibig sabihin nun ay nahaluan siya ng tubig. Change oil mo na rin yung mismong engine. So magkano lang naman ang langis, nasa 250, ganyan, magandang klase na yun. At at least mapalitan natin yung langis in case na may pumasok na tubig. Pero usually, wala talagang papasok dapat. Kasi nga, silyado naman ng makina. Sealed yan. Pero, may chance na mapasukan pa rin siya ng tubig dahil nga may mga preter hose yan. At kapag ka nababad yun sa tubig, possible na may makapasok na tubig papunta sa makina. So, pinakamaganda, i-change oil na rin natin, no? Bali, gear oil tsaka engine oil. So, ang
Pangatlong pwede natin gawin ay linisin na rin natin yung panggilid. So madali lang yun guys, kung hindi nyo pa alam, panoorin nyo lang to. At kung gusto nyo na mas detailed kung paano magbaklas ng panggilid, eh meron akong mga video pa ng nakaraan na pwede nyo panoorin kung paano mag-maintain ng panggilid. Magkano pa ba kulang mo ron? Sir, kailan mo ba balak?